Maliban sa siksikan, iniinda ngayon ng mga taga-Kalumpit, Bulacan ang kawalan ng kuryente sa evacuation center. Wala rin silang sapat na pagkain. Kaya naman ang mga evacuee, lalo na ang mga bata, nagkakasakit na. Mula sa Bulacan, may news to go si Mav Gonzalez live. Mav. Kara, pahirapan nga ang ilang evacuees dito sa Bulacan. Bukod kasi sa wala na silang matirahan, wala pang kuryente sa evacuation center. Sulaw sa Kalumpit, Bulacan, nagsisiksika ng mahigit 100 evacuees. Mahigit 1 linggo na dito sa United Methodist Church ang mga pamilyang lumikas mula sa mas mabababang lugar. Wala pa rin kuryente. Nagbigay ng generator ang barangay, ngunit bukas lang ito mula alas 6 ng gabi hanggang hating gabi. Dahil nga walang espasyo, alas 4 na ng madaling araw, may ilang hindi pa natutulog. Ang mga bata, nangangayayat at nagkakasakit na sa kakulangan ng pagkain. Sa sobrang sikip dito sa simbahan, nakikita nyo naman, halos patong-patong na yung mga natutulog na bata. At bago po kami dumating dito, itong kaysa isang gaserang ito lang ang nagpapailaw sa buong evacuation center. Nung pumatong gabi, nagtimpla ng ready ng anak ko, ang asawa ko, ay nadampot ng gas. Hindi po niya alam, siyempre, madilim. Ayan, pagtimpla niya, gas pala. Ano, wala po nga po kaming ilaw dito. Yung anak ko po, yun, nilalagnat yung isa na yun. Ito nagtatay. Pagka po may nakabangon, kami naman po yung hihiga. Liwas-liwas po kung sino pong ano. Kara, sa ngayon nangangailangan tayo dito ng tubig, pagkain, gamot at ilang gamit ng sanggol, kagaya nga ng diapers. Hindi na naman nag-uulan dito ngayon, ngunit kagaya ng nakikita nyo sa aking likuran, baha pa rin at dulot yan ng high tide. Mav Gonzalez, GMA News.